Hi! Welcome back sa aking YouTube channel. And now, nandito na nga ako sa bahay. At of course, kasama ko siya. Siya ang napili ko dahil wala na akong choice. Ano ka ba? Siya kailangan. May mga naisulat tayo at syempre, hindi to basta-basta ang topic pero nag-research po ako. Kaya meron tayong ilan dito at syempre meron tayong present sa ating present. Hindi na natin. Yun ang sinabi ko kanina, siya yung naimbitahan ko dahil hindi ko pa man din nakita pero may mga bali-balita na lumalabas. may mga balita lumalabas na yun nga! Gifted! O babayan tasabihin na sa atin kung alin din dito yung pwede or true. Kaya dyan sa mga babae, mga katulad kong members of the LGBT, this is your chance for you to know, even if wala pang nangyari sa inyo ay malalaman ang natin! Exciting, di ba? Okay, let's start and let's begin! To measure that without actually seeing it. Para sa akin naman, if you will be asked, I don't care naman talaga if ever in the future, kung magkakajowa man ako, I really don't care about the size. Alam niyo na. But for me, I care about the size of his heart, yung intention, kasi syempre hindi naman mayaman si bakla, hindi din tayo kagandahan, tulad ng sinasabi ko sa opening skill ko. Pero yun lang. Pero syempre, sa mga iilan natin mga pre, ako talaga nung nga talang saan. Tulad nung nga siya. At bago tayo magpatuloy, meron pa rin pala ako mga facts na gusto kong malaman ninyo kung ano yung regular or normal size at saka yung paano yung normal na anong tawag doon yung circumference? Ang ano doon is girth. That's G-I-R-T-H. Yung normal na circumference at normal na length. Ito yun. Sa next video. Panoorin nyo. At hindi ko pala na-introduce sa inyo yung friend ko. Si J-Mark, J-M, ayun. Say hi. Pwede nga! Huwag tayo magpatumpig-tumpig pa dahil alam ko, excited na kayo. Gusto nyo malaman talaga kung paano na i-measure yung mga bagay-bagay na dapat natin i-measure. Dapat naman naman naman, ayun. Wala! Hindi ako kasama dito. Pero sasabihin ko rin sa inyo kung pwede o hindi pwede. First, ano bang nakasulat dito? Mauna tayo dun sa mga sinasabing, kasi marami nga tayo na research at may mga sinasabi nilang hindi daw talaga true. Oo, sabi na hindi daw talaga true. At meron din nagsasabi na pwede, pero ito yung dalawang na una, mauuna, is hindi daw talaga true. Una, bakit ka po tawa-tawa? Una, big hands. Sa size ng hands, hindi eh, para sa akin hindi din. Sa'yo. So medyo girly din, pareho kami ng hands. Oo, knowing na less nga siya. Hindi. No. Hindi? Para sa'yo? Medyo maliit kasi yung ano, yung kamay mo. So, hindi no. Hindi no. O, galing sa kanya yun na. Hindi. Next, number 2. Big feet. Dati pa to eh. No. Ayan. Kasama siya sa vlog. Kaya na natin. Big foot. Ako size 10 ako. 10 and a half paminsan. Hindi no. Size 8 ako. 8.5. So pwede ba? Pa-consider ba natin yun? Hindi. Kasi ka 10 nga ako. 10.5, 8.5. Tapos mas malaki yung sa kanya. So hindi. So hindi. Hindi no. Feeling ko hindi. Hindi. Pangatlo. Ito yung medyo na ano ako kanina. Ito, best basahin ko lang ha. Some scientists believe that a man whose ring finger is longer than the pointer. Sa right ha, mga babae at sa mga members ng ating LGBT, right hand. Yung, asan ba yung ring? Do usually dito natin nilagay yung ring, tama? Dito nilagay yung ring. Ito yung pointer. So, i-measure daw, ititingnan mo daw if whose ring finger is longer than the pointer. O, eto yung ring finger is longer than the pointer. Less sa nails. O, tama lang din yung interpretation. Sa akin naman kasi hindi din talaga ganun ka-bless. Pero mahaba yung ring finger ko sa pointer. So, pwede. Kasi sa akin medyo lang naman sa'yo.
Pero hindi. Hindi. Sa kanya hindi siya applicable. Baka hindi. Let us know, comment down below, ha? Girls and everything, hindi. Para sa kanya, kaya dapat may example tayo. Kung para sa kanya hindi. Sunod. Sa facial robustness or sa facial na nakikita natin sa mukha, sabi nila, longer broad nose. Oy. Applicable! Ay, applicable! Girls, tingnan ang ilong. The wider, the better. Pero natin ay tumabang isa. Masyo yun. Uy, ano ka ba? Hindi mo fairness pag sa nose. Sinasabi ko sa inyo, pwede. Sunod, talaga na. Actually, tamang-tama sa kanya ngayon kasi nakapag ganito siya, nakabound siya ng hair. Sabi dito, high broad forehead. Girl, applicable. Applicable, sabi ko sa inyo, masaya itong vlog. Ano, applicable, ha? Larger broad nose. Tapos part, akin naman hindi kasi masyado. Pero yung kanya, Ano ba? Larger. High broad forehead. Next, square face. Oo, medyo square face din siya. Oo. Kasi nga, nababalitaan niya talagang gifted siya. Kaya ayun. Next. Solid bone structure. Yung bone structure, yung sinasabi nga nilang pangain. Yung pagiging lalaking panga. Ako wala. Kasi kaya totoo yun. Sa kanya medyo meron. Pero hindi. Kasi payat kasi siya. Pero sabi yung mga iba, pag panga, pwede daw. Let us know. Comment down below. Broad shoulders, tapos maliit na yung waistline. Sabi dito, so dapat broad ang shoulder. Sa kanya na lang natin yung try. Hala! Pero kasi payat na. So feeling ko din, hindi na natin sa mga experiences. No, pwede. Pwede to. Let us know, comment down below. Pwede to. Sinasabi nila, tingnan daw natin. Ito yung usually na ginagawa ng mga friends natin na tinitingnan yung bulge sa pants. Yung bulge sa pants. Ako? Hindi. Yung may mga ibang friends na, I mean, lately ha, nung nabasa ko din to or nalaman ko din to from a friend, tinitigdal ko na din. Ino-observe ko. But usually, totoo naman ito. Oo, paminsan totoo din. Kasi mahirap naman talaga itago. Oo, sinamong sabi niya po ko daw naman. Next. Distance. So, ito. Babalik tayo sa right hand. Distance lang ng thumb at saka ng middle, ng pinky na maliit na sinom. Spread mo lang siya ng a little, tapos titignan mo, measure mo siya. Yun daw yung actual. Spread mo lang a little. Pwede. Hindi? Hindi. Mas malak. Makulang. Sabi ko sa inyo. Kulang daw yung distance, ha? PM is lucky, guys. Sorry. Hindi. Para sa amin, hindi, no? Sabi nila, pag the more thinner yung lalaki, mas malaki siya. The more nagtumataba ka. Ito, facto ha. Very facto. Factual, scientifically proven. That overweight,
dapat kasi malaman, kasi kung paano malaman kung overweight ka, you have to check yung height mo, kasi meron yun siyang standard, on the height mo against your weight, kasi may specific tayong ideal weight for a certain height. So malalaman mo dun pag overweight ka or not. Ngayon, kapag overweight ka, every 50 pounds, sabi ha, every 50 pounds na overweight ka, you will lose 1 inch. Oh no! Oo, scientific to. 50 pounds. So, ibig sabihin, pag ako dati, nung mataba ako, in all fairness, totoo to, guys. Kasi masyado ako mataba, masyado siyang maliit. Totoo. Lately, na pumayat ako, parang nagbalik. Broadcast. Oh, bumalik siya. So, parang totoo to. No, pag mataba, pag mostly pag mataba talaga, I'm sorry, guys, ha. Maliit talaga siya. Pagpayatin. Oh, no. Pero hindi sa lahat. Siguro sa mga, sabihin natin sa mga 20, may isa siguro na hindi, na kahit mataba talaga by nature, ganun. Pero usually lahat ng mga medyo chubby, maliit. But let us know and comment down below. Next. Oh. Ito yung pinakapanghuli na. True to. Kasi daw, ang isang lalaki na kapag malaki talaga yung kargada, hindi, they don't brag about it. They are not proud about it. And para sa akin, totoo, promise. Pero yung mga sobrang nagsasalita, yung talagang nagpapakita, puro yan lang ang topic, yun pa yun talaga yung maliit. Oh, true. No! No? Yes. O, kasi siya din hindi siya ganun. Hindi siya proud ng proud. Hindi sila proud, pero they know. So yun na nga ang mga ways and means kung paano malaman para sa amin yung nose, pwede yon. Yung noo, pwede din yun. Yung panga, pwede din yun. Yung sa kapayatan at katabaan, pwede din yun. Mga 80% true or 90% true. At yung personality, true talaga yun. Yung pa yung mga taong tahimik, yung pa yung mga taong hindi masyadong palalabas na, ah, meron talaga akong malating ganun. Huwag mo ang ina-expect yun. Katulad lang yun ng jowa mo nung una, pinapakita talaga sa'yo mahal na mahal ka, tapos iniwan ka lang. At yung mga iniwan mo, yun pala yung mga seryoso. Guys, once again, this has been Sirkens Lungay Lagman or Sirkens Lagman. If you happen not to subscribe my YouTube yet, my channel, please subscribe. Please hit the subscribe button and hit the notification bell para malaman niyo ang mga updates sa kaganapan ng mga kaguluhan na mangyayari at sa mga katahimikan ng mga guest kong kasabat tulad niya. Once again, guys, thank you so much for watching. I love you all.